ko, nandito pa kami, meron pa kaming gagawin na panibagong trabaho, mga tropang aircon. Itong aircon na itong carrier old model. Buo naman ito, lumalamig, kaya lang po mga katropa, nagyayelo siya. Ibig sabihin kasi pag nagyayelo mga katropa, dalawa lang yan, kung hindi marumi, kulang ng preyon mga katropa. Ngayon, kasi nakita ko doon sa lumang katropa, malinis siya katropa, kaya lang kulang siya ng preyon. Ngayon, hanapin natin mga katropa kung saan yung leak. Kasi pag di mo inanap yung leak, karga lang tayo ng karga ng preyon, sayang yung preyon. Pakikita ko sa inyo katropa, kung di ko alam kung saan dito yung leak. Ayan, tingnan nyo po. Ito mga katropang aircon. Ito yung suction line ng aircon. Puro-puro siya yellow mga katropa. Ibig sabihin, nagkulang siya ng preyon. Nagyayelo siya. Ayun, hindi naman maubusan ng preyon yan kung wala siyang leak. Kaya ang preyon mga katropa, pag kulang siya ng preyon charge, nagyayelo siya. Hindi niya mahigop yung preyon papunta sa evaporator dahil kulang siya. Hanapin ito atin mamaya yung leak mga katropa aircon. Sa second floor kami mga katropa. Yan mga katropa, nasa second floor yan. Taasan doon kasi yung evaporator sa second floor mga katropa. Tawar ito mga katropa dito sa office to mga katropa. Nakita ko. Ano, gawin ko na ha? Patayin na lang namin mamaya sir ha? Ito nag-yelo. Pala-yelo. Sabi nga, wala ka ng fire. Pala-yelo. Nandito lang ang fire yun, kaya... Siyempre, patay mo na yung ano? Breaker. Breaker. Tapos, abit mo mayang gauge pag nawala na yung yelo ng evaporator. Ay, nung ano, nung suction line pala. Come on, pre. Tingnan natin yung leak. Tingnan natin yung... Sara lang natin. Ano nga ba yung lamig? Tingnan mo dyan. May nangin ko ulit pag yan palusaw na yelo mga tropa kasi nakapatay na yung nakapatay na yung compressor mga tropa kaya dito lang sa may dugtong. Diyan lang tayo naghihinang, diyan lang naghihinang. Langis-langis dito. Diyan na yata. Meron pa. Wala tayong dugtong dito sa likod. Yung pinasok lang natin. Okay.
Dito. Dito. Alam mo ganong hindi bumubula. Wala pa siyang leak dito kasi wala mo siyang bula mga tropa. Hinanap namin yung leak. Ito may umuhina lang meron. Meron dyan? Hindi. Siguradong leak ito mahina. Ano. Ito mga katropa, dito kasi may nakita kaming naglalangis. Ibig sabihin kasi mga tropa, pag naglalangis dyan, lumalabas yung freon. Magkasama lang kasi ang freon eh. Dito sa may copper tube, sa may balot ng polyethylene. Dito nakita namin maraming langis. Pag maraming langis kasi katropa, nandiyan yung leak. Kaya lang, hanapin pa namin kung hanggang saan yan. Dito kasi walang mga wala naman leak dito. May ilgo ba tayo ron? Wala no. Ilbo dyan sa loob, wala no. Tinupi lang natin. Yan, kasama ko yan. Yung maganda na yan. Ayun, kasama ko yan. Ayun, kasama ko rin. Mababait yan. Pamimiranda niya ako yan mamaya. Tanghalian, mga tropa. Ano ba, ulang minuto? Wala nga eh. Yan, kaya ka muna, Rebel. Yung pinakalaman yung sasakyan namin katropa oh. Pakalamero yung ano na yun oh. Ano ang grab sana bilang. Kasi di namin makakita ka tropa yung leak. Kailangan baklas tanggalin mo sa rubber insulation. Kung saan nagagaling yung singaw, may langis-langis. Wala namang bigtog yan eh. Hanapin namin leak dito sa may flare nut. Pababa. May mga langis kasi mga katropa, yun ang ka problema din po namin makita. Hanapin ngayon natin isa-isa din sa may mga flare nut. Kasi pag kinargan lang yan mga katropa. Iba, maubos ulit yung freon. Dito, baka pag umaandar, may tumitil ang signal sa ano. Sa ibabaw lang langis, di ba sa loob wala eh. Ibig sabihin, tumitilan siya langis na plastic dito.
Napapamdan naman yan. Targahan natin, pre. Tapos, para labas ang pressure. Ayan, may mubula. Ayan. Ayan. Targahan natin. Sosin na ba? 715. Charge kami katropa ng Freon R22. Dadagdagan namin yung ano kasi wala kaming nitrogen na ubos. Kaya dadagdagan nila ng pre para lumakas yung pressure. Ayun, wala pa kayo makita. Buksan ngayon yung pre yung ano. Baka nasa loob yung leak. Yun yung takip. Sige. Baka nandiyan yung leak eh. Wala tayong ano. Wala. Ayun, Philips. Ayun. Yung basahan pala na. Ayun, tuyo, basahan. Tara. Nandiyan lang yung lit niyan. Nakita, ano yan. Kasi, nandiyan yung langis eh. Kasi katropa, kung tanggap mo to, sa labas, mga katropa, mga bagong technician, pagka ganyan may leak, walang karga ng pre, konti lang, ibig sabihin may singaw yan, hahanapin mo ngayon kasi pagka tanggap mo yan, back job mo, sayang yung karga ng pre yun mo, kaya hanapin mo yan. Pag kinargan mo lang yan mga tropa, wala yan, sayang lang. Ito mga tropa, dito ko nakita, dito, nagpitan ko na yan mga tropa. May higpita kasi dito wala na ano yung leak sa gilid po siya ito. Napakaliit kaya matyaga ka lang talaga maganda baka trupa. Tsaka dyan. Ngayon nakarga na namin ng point, papaanda rin. Pinalas ko dyan mga trupa. Dito. Dito. Wala. Wala makita. Dito. Wala. Dito lang pala mahinang mahina mga trupa. Dito lang pala mahinang mahina. Hindi, ang ginawa natin, higpitan ko na lang ito. Tsaka ito, lahat para sigurado. Napandarin ko na nga maya mga tropa. Old model ito na carrier mga tropa. 3-tanner. 3-tons split package type aircon old model carrier. Ibabalutan namin ito mamaya. Mga katropa, natagalan kami maghanap ng butas. Konting malit na malit kasi nandito lang sa may flare nut, sa may ano, sa mga tropa, sa may filter dryer. Ang napakalit na malit, binabad ko yung matagal. Nakita namin, napakalit lang. Kaya, natagal naman bago mabos ang freon. Kaya, balik-balik sa trabaho.